Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po muli dito sa The Impaler Game Farm. Ayan, pasensya na po. Hindi po ako nakapag-content ng mga nakaraang linggo. Ayan, medyo busy po kasi dito sa manuka natin. Marami pong pinayos. Para po pagdating nung mga mapapalabas nating mga early bird, may paglagyan po tayo. Medyo may kalitan lang po kasi itong manuka natin, kaya gumawa po tayo ng mga pasilidad na pwede nating paglagyan dun sa mga kaya yun po, naging busy-busyhan po tayo. Ayan, ang i-content din po pala natin ngayon, ito pong katanungan ni sir na kung pwede ko daw po siyang bigyan ng 21 days na conditioning. Ayan. Tapos, ito pa po, pagbibigyan ko po na yung mga nag-inquire po sa atin na hindi ko po napagbigyan ng nakaraan. Ayan, sige po, meron po akong i-share na isang tryo po ng Duke Halsey Lemon. Isa po itong pure na Duke Halsey Lemon. I-share ko po ito doon sa mga kaibigan natin na gustong-gusto makakuha nito. Nakaraan po kasi talagang hinold ko muna yung bloodline na to, no? Kasi nauubusan na po tayo, gusto ko munang paramihin. Pero sige, ayan, meron po akong mga personal selected ko na ng mga Duke Halsey Lemon. Tryo po ito. Papakita ko po mamaya-maya sa inyo. Sagutin po muna natin itong katanungan ni sir na tungkol dun sa 21 days conditioning. Ayan, sa 21 days conditioning, sa totoo lang po dito, hindi ko po ginagawa yan. Kasi nagbibigay po talaga ako ng 10 days na precon at 21 days na bago ko po ipasok dun sa 21 days na conditioning. Mas maganda po kasi yun, mas preparado po, talagang mas systematiko po talaga yung paghahandaan natin sa kanila, no? Pero since ito po yung katanungan ni sir na 21 days conditioning, sige po. Ang una-una ko pong ginagawa bago ko po ipasok sa 21 days conditioning, palagay natin 21 days conditioning lang talaga yung natitira sa atin. Unang-una po, talaga dapat magaling po mag-cut ang manok natin. Yung fighting style po, hindi na po masyadong, kumbaga, pangalawa na lang po yan sa pinipili natin. Unang-una po, pinipili po natin talagang magaling mag-cut yung manok. Kasi pag magaling po mag-cut ang manok, may kapasidad po sila na tumapos sa isang bigayan lang. Ayun po, no? Tapos, pangalawa po, dapat po nasa good shape yung ating ipapasok doon sa 21 days. Nasa magandang katawan. Hindi po yung payat, palalakihin natin sa 21 days, hindi po magpe-perform ng maayos yan. Kaya, para po sa akin, ang dapat po, kung 21 days lang talaga yung available natin, pumili na po tayo ng pinakamagaling natin mag-cut. Tapos, yung may magandang katawan na rin po para hindi na po tayo hirap. Ayan, ang gagawin na lang po natin dyan sa 21 days na conditioning, magpa-familiarize na lang po natin sila doon sa mga sa mga trainings nila, no? Kagaya ng ipapatikimin na po natin sila ng kulungan. Tapos yung kulungan po, kahit malayo pa ang laban, o kunyari isi-siesta po natin alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon, ikukulong po natin sila, tapos lalagyan na po natin ng tela, kasi yun po yung gagawin sa kanila sa event, 'di ba? Nilalagyan po natin ng tela 'yan, hindi lang po dahil para masabik po sila. Ang isa po rin pong magandang isa rin po sa kagandahan na naglalagay ng tela ay napoproteksyonan po natin yung mga alaga natin, kasi hindi ko naman po nila lahat, may mga sabungan talagang nanunyope, namimigay na kung ano, nagpipitik na kung ano-ano. Kaya importante rin po yun na nilalagyan po natin ng tela. Protection din po ng mga alaga natin yun sa mga hindi po patas na lumaban pag nandun na po tayo sa event. Ayan, bali una, pupurgahin na po natin yan kasi 21 days, kaya pa naman yan. Pupurgahin natin, liliguan natin yan. Tapos sa feeding po, pwede pa po kayo mag-change feeding yan, pero yung same brand lang po doon sa kanilang para hindi na sila masyadong manibago. Kunyari gumagamit kayo ng
ng maintenance ng Bimig Integra, eh product na lang po ng ano ng Bimig yung gamitin natin kasi para same lang po yung ginamit doon sa ating ano, para hindi na po ganun ka ano, kasi minsan pag nanibago po eh ang galing-galing bago ipasok sa conditioning, tapos nung ano na eh nawawala na yung galing, eh minsan po na sa paninibago nakaka malaking ano rin po yun, malaking epekto rin po sa kanila yung pabago-bago tayo ng feeds, eh maiksi lang yung 21 days. Parang ano lang yan, eh parang tatlong linggo lang yan. Kaya kung ano po yung brand ng ating ano, para po sa akin ha, kung ano po yung brand ng ginagamit nating maintenance, eh sigurado naman po may power pellet na ano sila, na kategori ng mga pellet na ginagamit natin. Ayan, pumili na lang po kayo, tapos ayan, bali spar lang po natin. Sa kung kayo po nagbibigay po kayo ng vitamins, gawin niyo na lang po 15 days before fight, o bali every 15 days tapos 3 days pwede po 'yon, sa mga gumagamit po ng mga injectable diyan. Ayan. 15 days tapos 3 days before pwede na po ninyong gamitin 'yon. Tapos sa mga supplement niyo po, medyo babaan niyo lang po yung dosage, pero ang masasuggest ko po talaga more on sparring po talaga tayo. Kasi sa akin po dito, hindi po ako gumagamit ng mga vitamins or injectable. Lahat po ng sustansyang ibinibigay ko po sa aking mga contestant nanggagaling po sa pagkain nila, gaya po ng mga prutas. Ayan, mamili na po kayo kung anong prutas yung gagamitin nyo, no? Pero sa akin po dito, hindi po ako nag-i-inject, hindi po ako nagsusubo ng mga vitamins na yan. Lahat po ng vitamins na ipapasok ko sa hinahanda ko, eh nanggagaling po sa mga pruta, sa mga gulay, yan, tapos sa mga, basta lahat po ng mga sustansyang pagkain o gulay na pwede nyo pong maibigay sa inyong mga alaga, eh pwede po yan. Yan po yung ginagamit ko rito. Hindi po ako nagbibigay ng vitamins o panturo. Gusto ko po natural lang. Tsaka mas maganda rin po, mas maganda po yung tama ng ano, mas maganda po yung epekto nang nagbibigay po tayo ng prutas at gulay sa ating mga contestant, kasi natural na, tapos daily mo pa silang ibinibigay, eh daily nila na nai-intake yung mga vitamins at na mga minerals doon sa galing sa feeds nila, no? Kakaunti man yung feeds nila, pero quality. Bali, ang bigayan po pala natin ng feeds sa akin dito po, yung ginagawa ko po is 30 to 35 grams lang po. Ganun lang po ako magbigay. Pero in good shape po talaga dapat yung ating ihahanda. Hindi po yung payat na sa conditioning na po natin palalakihin, eh pangit, hindi po maganda yun, ha. Bali, yung good shape na po ang pinag-uusapan natin dito, yung maayos na yung katawan, may maayos na cutting. Yun, bali, ang binibigay ko po na pagkain dito is 30 to 35 grams lang po ng masustansyang pagkain. Nakahalo na po doon yung gulay o prutas. Mamili po kayo kung anong prutas yung gusto nyo ibigay. Sa akin kasi dito, mansanas po. Nagbibigay ako ng mansanas. Tsaka carrot. Nagbibigay din po ako nyan. Tsaka naggagayat po ako ng ano. Ng minsan saging po. Nagbibigay po tayo nyan. Malaking tulong po yan sa kanila. Kaso konti lang po yung saging natin. Kasi medyo nagpapabigat po yan. Pero iba yan ang ginagamit. Depende po sa ano nyo. Alam ko naman, meron po kayong mas naiisip na mas masustansyang mga gulay at prutas. Eh, yun po yung ibigay natin. Pero, alalay lang po sa pagbibigay. Pero dapat po, katamtaman lang. Ayan. Bali, yun po sa feeds natin, 30 to 35 grams. Tapos more on sparring. Bali, mag-last spar na po kayo ng 7 days before yung fight nila. Tapos, rotation na lang. Pagdating ng 3 days po, i-relax nyo na lang po sila sa isang bag, sa isang lugar na hindi na po sila na-estorbo. Wala na pong inahin ng pag-alagala. Wala pong hindi po masyado dinadaanan ng tao. Yung nakakapag-relax po sila, nakakatulog sila ng maayos. Hindi sila na-estorbo na kung anong mga alaga rin natin, katulad ng mga alagang aso natin. Baka biglang magtakbuhan yung mga yan na na-estorbo yung mga ano natin, yung mga panlaban natin. Kasi 3 days po, ano na po yan eh.
parang critical na po sa kanila. Dapat talagang nai-relax na po natin sila dyan. Dapat hindi na po sila nai-stress sa mga panahon na yan. Dahil alam nyo na, sensitibo po, lalo yung mga stag ngayon, stag season. Ayan, ibigyan po sila natin ng quality na pahinga at magandang ano, magandang cording area o saan nyo po sila ilalagay na komportable po sila, yung hindi po maingay, hindi po magulo. Yun po importante sa kanila. Yun, bali 7 days before fight, nagla-last par na po ako dito, no? Bali yun na po yung last paring ko 7 days before fight. Tapos 3 days po, stop na po ako sa rotation. Ayan, bali yung 21 days po na conditioning, niro-rotate po yan. Dito ginagawa po natin, niro-rotation po sila. Ang advantage po niyan, sanay po sila na inililipat-lipat. Hindi po yung pinipirmi lang po natin sa isang lugar, ano? Kasi mas maganda po yung alaga natin, sanay na po na nililipat-lipat kasi hindi naman po natin ilalaban yan dito sa ating manual. Idadayo po natin yan doon sa ano, sa event, di ba? Kaya para sanay po sila nang idinadayo, ayan, nakakatulong po ang rotation. I-rotate nyo lang po sila, tapos minsan patikimin nyo rin po ng inahin. Isang beses sa linggo kasi masustansya po yung binibigay natin sa kanila. Dapat may ano din sila, may release din sila para physical tsaka mental ang conditioning nila. Tapos more on sparring, mga 2 times a week siguro ang sparring yan. Kada spar, talagay natin mga dalawang paluan, okay na. Tapos awat ulit, pahinga po sila, papahinga po natin mga 2 minutes, i-spar ulit. Mga dalawang paluan, tatlong paluan, awat na po. Hanggang po, dito ginagawa, hanggang tatlong round. Yan. Pero saglit lang po na paluan. Pag nakikita po natin na consistent, na magaling talaga, kahit nakakatatlong round na inandun pa talaga yung ano niya, yung galing niya, lalo na yung cutting niya, mahusay po yan. Yun, bali, ganun lang po. I-rotation lang po natin, ispar lang po natin ng 2 times a week. Tapos, iligo lang po natin para matanggal po yung mga kuto kasi para mas makapagpahinga po sila na maayos, wala pong istorbo sa tulog nila. Yan, ipurgahin din po natin, alam naman natin lahat, di ba? Siyempre, ganun, para walang kaagaw doon sa nutrients na pinabinibigay natin. Ayan, bali yun lang po yung maiano ko sa 21 days na conditioning, ano. Ano lang po, bali maging ano na po natin, wag na po nating pahirapan o damihan yung activity kasi minsan kapag sa ganong iksi ng panahon, pag binigyan natin ng heavy na training o heavy na activity, minsan po nagma-muscle bound po yan, baka yung pan po yung dahilan para hindi mag-cut yung mga alaga natin, ano? Dapat po medyo light lang, alalay lang, spar lang, tapos kung magpapakaskas po tayo, 1 to 2 minutes lang po, mahaba na po yung 2 minutes, mga 1 minute lang po, okay na yun, daily, para wag po mawala yung cutting nila kasi pag tumagal po yan sa loob ng kaskasan, minsan po nagma-muscle bound yan. Kung nakaka-experience po kayo, ang galing-galing ng manok na yung nasa maintenance, ang galing-galing mag-cut, pero nung papalapit na yung laban, yung mga huling spar, nawawala na yung cutting, diba? Yun po yung iwasan natin na mag-muscle bound po sila. Mas maganda na po yung mabilis mag-deliver kaysa sa short. Ang malakas nga pero short naman. Iba po ang mabilis mag-deliver nung saan ano nila, yung kinakabit sa paa nila. Ayan, bali iwasan po natin yung ano, yung mga heavy na training. Ayan. Pag nagpapascratch po tayo, 1 minute lang, okay na yan. Tapos, rotation. Yun, tapos par lang po tayo, Wednesday, Sunday, ganyan. Tapos fasting po tayo ng Sunday ng hapon para po ma-reset o maibalik po yung gana nila ng pagka-Lunes. Ayan, sana po nakatulong yung ano, yung simpleng tip natin doon, para doon sa isa nating kaibigan na nagtatanong tungkol diyan sa ano, sa 21 days conditioning, ano. Sana makatulong po sa mga lalo na po sa mga baguhan. Inuulit ko po sa mga baguhan po na ngayon lang po nagmamanok. Ayan, baka makatulong po sa inyo to. Ayan, balik po tayo doon sa ano, no? Doon sa sinasabi kong mag-share po ako ng ano, ng isang tryo po ng Duke Halsey Lemon. Pasensya na po nung nakaraan, di ko po talaga kayo mapagbigyan.
Kasi nauubusan po tayo, dumaan po yung El Nino, yung inaasahan kong pasisyo ng mga papuro ko sa mga Ducalsi, hindi po nagpisa. Dahil po sa sobrang init talaga, biro nyo, 7 months po na walang ulan dito. Nag-dry po talaga yung lugar natin, pero ngayon nakakabawi-bawi na, may mga damo na, makapal na yung mga puno, yung mga Madrid de Cacao natin. Ayan, magaganda na yung dahon nila, nag-bloom na sila. Kaya yung mga materials ko po medyo nakakabawi na, na ano na po, may mga pasisyo na po ako. Ayan. Bali, ito pong i-share ko sa inyo, eh mga pulit po ito, kakatungtong lang po ng 7 months, tsaka yung stag din, eh ganun din po. Magka-batch lang po sila. Bali, ito po ay mga pure na Ducalsi lemon. Ayan, ito po, tulong ko na lang din po sa mga baguhan at sa mga nag-inquire nakaraan na hindi ko po napagbigyan. Ito na po, baka, pero isang trial lang po ito. Wala na po kasi talaga tayong mai-out. Ito po, ano lang, kumbaga, tulong lang po dun sa mga gusto magkaroon ng Ducalsi lemon. Ito pa po yung mga authentic pa mga Ducalsi lemon ko. Noon pa ito, mga 2007 ko pa po ito bloodline, yung mga Ducalsi lemon. Ano? Yan, ipapakita ko po sila sa inyo. Ayan po yung ano, yung tryo natin ng pure Ducalsi lemon. Kakatungtong lang po nila sa 7 months old. Ayan, maganda po yan kasi ano, mga pulit po talaga tsaka stag. Matagal po natin magagamit sa breeding. Ayan po yung tryo natin ng Ducalsi lemon. Wala pong issue yan. Magaganda po yung bone structure niyan. Magaganda po yung station nila kahit mga ano na po sila, mga inbreed or line breeding na po sila. Hindi, wala pong mga issue. Ito lang po muna yung mai-share natin. Isang trial lang po muna. Para po hindi din tayo maubusan ng mga gagamitin natin sa ano, itong mga breeding season. Ayan, bali yun po yung ano natin, tatlong pure na Ducalsi lemon natin. Tryo po yun. Sa mga hindi ko po napagbigyan noon na nag-inquire sa atin dito na gustong kumuha ng Ducalsi lemon, bali ito na po yung pagkakataon nyo na subukan yung Ducalsi lemon ng The Impaler Game Farm. Ayan, bali sa may kursunada po nung ating tryo, message nyo lang po ako. Ayan, konting paalala lang po, wag po natin masyadong wag po natin masyadong i-workout or i-training yung mga alaga natin para po hindi sila mag-muscle bound. Mas maganda pa rin po yung snappy, mabilis mag-deliver po nung kanilang mga paat, maganda pa rin po yung cutting nila. Kaya wag po natin susunugin o palalakihin yung mga katawan nila at sa training, lalo na sa mga scratch box natin. Mag-ingat po tayo sa paggagamit ng mga scratch box natin dahil minsan yan pa po yung dahilan kung bakit nawawala po yung cutting ng ating mga contestant. Bali, yun, hanggang dito na lang po muna tayo muli. At maraming salamat po sa panonood nyo. At maraming salamat din po sa mga bagong subscriber natin. Maraming salamat po sa inyo. Enjoy lang po tayo sa pagmamanok. God bless po at ingat po kayo lagi.